iyong pagpapuri magpapayad pa. Halina tayo magdiwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-anawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan. Upang sa pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakakita man o wala, ganyan ang gawin nyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang, sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa, minuman
alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poong Diyos ay tapat. Pangako niya'y magaganap. Ang poong Diyos ay tapat. Pangako niya'y magaganap. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit anito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Ang poong Diyos ay tapat. Pangako niya'y magaganap. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tayo'y tinawag, Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayo na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po bang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan niyang pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y sinara na ng puno ng sambayanan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at kakatok ng kakatok. Sasabihin niyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami't uminom kasalo ninyo. Nagturo pa kayo sa mga langsangan namin. Sasabihin naman ng mga nasa ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin. Kayong lahat na nagsisigawa ng masama, tatangis kayo't magagalit ang inyong ngipin.
kapag nakita niyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaak at Jacob at ang lahat ng mga propeta, at kayo na may ipagtatabuyan sa labas, at darating ang mga tao buhat sa silang at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling nauna at may naunang mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, meron po akong tanong sa inyo sa pagnilay po natin ngayong umagang ito. Sino sa inyo ang gustong makapunta sa kaharian ng Diyos? Okay. Gusto niyo makapunta? Ito po yung pangalawa kong tanong. Makakapunta ka ba sa kaharian ng Diyos? Makakapunta ka? Makakapunta ka? Hindi ka sure. Gusto ng Diyos na makapunta ka sa kanyang kaharian. Pero sa mga ginagawa mo ba sa buhay mo, makapupunta ka kaya? Mga kapatid, we are all destined to be included to the kingdom of God. Lahat tayo nakaplano makapunta sa kaharian ng langit. Pero ang tanong sa atin, sa pang-araw-araw ba nating buhay, sa atin bang pakikipagkapwa, sa atin bang pakikinig ng salita ng Diyos, sa ating pagsamba sa Panginoon, sa ating paggawa ng mabuti sa ating kapwa, tayo ba'y makakapasok at sasabihin nating, Panginoon, karapat dapat po kong maging kabahagi ng iyong kaharian. Tanungin po natin ang ating mga sarili, makapapasok kaya ako sa kaharian ng Diyos? Gusto ng Diyos? Gusto mo din? Kaya lang, sa mga ginagawa natin, makapapasok nga kaya tayo? Mga kapatid, sa mabuting balitang napakinggan po natin, ito po ang lagom ng mga napag-usapan at napag-inalay ng Panginoon mula po nung Lunes mapaghanggang ngayon. Pinakita ni Jesus kung ano ang kaharian ng Diyos. Tinuro ni Jesus ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian daw ng Diyos ay parang butil ng mustasa. Pero ngayon, maraming mga taong nagnanais, Panginoon, Panginoon, papasukin niyo po kami. Pero dahil sa mga kasalanang ginagawa nila, dahil sa pagpipiring ng kanilang mga mata, dahil sa mga maling ginagawa nila, ano sasabihin ng Panginoon? Kahit daw po magsisigaw pa tayo ng Panginoon, Panginoon, ang sasabihin sa atin, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Mga kapatid, sa atin pong pang-araw-araw na buhay, hinahayaan tayo ng Diyos na gumawa ng mabuti. Hinahayaan din tayo ng Diyos na magbago. Kaya lang, ang tanong po sa atin, totoo po kaya ang ating pagtugon sa panawagan ng Panginoon para tayo ay maging kabilang sa kanyang kaharian? Totoo kaya tayo? Ito po kasi yung unang punto natin eh. We need to be true in order for us to achieve the kingdom of God. Hindi po natin pa pwedeng pasinungalingan ng lahat. Hindi pwede natin i-deny ang isang obvious na bagay. Ang daming mga tao sa mundo ngayon, sinungaling. Ang dami sa mundo po ngayon, ito na yung katotohanan, ayaw pang paniwalaan. Paano natin makukuha ang kaharian ng langit kung tayo nabubuhay sa kadiliman, hindi ba? At kung tayo mga kapatid ay nabubuhay sa katotohanan sa panawagan ng mabuting balita na napakinggan po natin, ito naman po yung pangalawa. To achieve the kingdom of God, there must be conversion. Pagbabago. Namamanangat nga tayo sa Nazareno. Punta tayo ng punta dito. Hindi ka naman nangungumpisal. Punta nga ng punta dito. Parang washing machine tong simbahan na ito. Panghugas ng iyong pagkakasala. Pag-uwi natin sa ating tahanan, walang iya pa rin tayo. Eh gusto pala natin mapabilang sa kaharian ng langit eh. Bakit ayaw mo magbago? Kung talagang nais nating mapabilang sa kaharian ng Diyos, kailangan natin ng katotohanan sa ating pagsabuhay ng mabuting balita
at pagbabago ng ating puso. We cannot achieve the kingdom of God if there is no conversion. Conversion and repentance, my dear brothers and sisters, will always be our gateway to the kingdom of heaven. Kaya po mga kapatid, tatanungin kita, kailan ka nagsisi ng iyong kasalanan? Kailan ka nagbago? Kailan ka nagpakabuti para masabi mong ikaw ay tunay na namamanata, na deboto, tunay na makatatanggap ng biyaya ng kaharian ng Diyos? Mga kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos na dapat nating pagnilayan. Ito po ang salita ng Diyos na dapat nating baunin upang tayo makatugon sa panawagan ng Diyos at maging kabahagi tayo ng Kanyang kaharian. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hindi tayo makakasalo sa hapag ng Panginoon kung aasa lamang tayo sa sarili nating gawain. Tumulugon tayo ng may pananalig sa Kanyang paanyaya sa lahat ng tao na pumasok sa Kanyang paghahari. Mayroong kababang loob, manalangin tayo. Sa bawat panalangin nating tutugon, panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga miyembro ng banal na simbahan ng Diyos naway makisalo sa masayang hapag ng kaharian. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga gobyerno ng mga bansa naway igalang ang kalayaang pangrelihiyon at hayaan ang mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Tayo naway maging seryoso sa ating mga Kristiyanong tungkulin at magsumikap na walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan na mag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga nagdurusa sa isip at katawan naway matanggap ang kanilang krus ng may pagtitiis. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Ang mga tapat na yumao naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin o Panginoon. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Panginoon at Ama ng lahat ng bansa, itinataas namin ang mga panalangin ito ng may pananalig na naghahangad na tumugon sa paanyaya ng iyong anak, aming tanging tagapagligtas na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa mga
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilikod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong kadararangal. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikihirapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklos sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal
si San Juan Bautista na ating patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos, at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan na dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo kasama ang ating kadeboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Faris Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-8195-959 para sa iba pang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Inihahandog ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Booklet. Ito ay naglalaman ng nobina at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Paris Finance Office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat ng mga nagsimba, mga nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya at Pambansang Dambana, maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako lang noon sa binyag na ikay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Thank you.
at